Okay, so ang demo na ito ay para sa isang kaibigan na nagpapatulong kung paano magkulay ng plano sa Photoshop. Okay, so ang question niya is meron siyang plano sa AutoCAD, tapos paano niya kukulayan sa Photoshop. Okay, although hindi ito parang in-depth tutorial, okay, more or less yung basic idea kung paano yung proseso, okay, ipapakita ko. So first, although ang gusto niyang matutunan ay paano magkulay ng plano kung meron siyang AutoCAD file, okay, bubuksan ko lang yung Revit kasi magko-convert lang ako ng plano para magkaroon ako ng AutoCAD file, okay, dahil wala naman akong AutoCAD file dito sa aking computer dahil unang-una medyo matagal-tagal na akong kinalawang sa AutoCAD. Okay, simula nung nag-transition ako from production to graphics, eh medyo kinalawang na ako sa AutoCAD. Okay, so and besides yung trend ngayon, syempre BIM na tayo, 'di ba? So medyo yung AutoCAD, medyo sabihin na natin na medyo, although hindi pa naman mawawala yan, pero may posibilidad na baka palaos na yan, okay, baka malay mo mawala na yan, who knows. Kasi nga kumbaga sa ano, eh BIM na tayo, kaya ang future, ang trend BIM na. So kaya itong mga Revit na ito, Revit program, eh yan ang ngayon ang parang bukang bibig sa ngayon, ano, which is personally sa tingin ko naman eh mas maganda dahil unang-una nalilesin yung ating trabaho, okay, although andun pa rin yung mga trabaho, but padali na ng padali, okay, like for example sa AutoCAD, instead na mag-drawing ka ng plano mo sa AutoCAD separately, tapos yung elevation mo separate file, di ba? Tapos magka-section ka pa, magpa-project-project ka pa, di ba? Tapos pag kailangan mo ng area, magpipiline-piline ka pa. Napaka tedious, ano? Okay, alam naman natin 'yan. But wala tayong magagawa noon dahil yan lang ang technology natin noon, okay? Kaysa naman mag-manual ka. But ngayon, sa Revit, okay, kumbaga sa ano, para bang one-stop shop na. Okay? Meron ka ng plano, okay? At the same time, colored kung gusto mo, okay? Pwede ka ring mag-produce ng ito, colored for concept on or let's say black and white for documentation, construction, okay? So and of course yung may 3D ka na, 'di ba? And ayan, may 3D ka na. But anyway, hindi naman ito tutorial tungkol sa Revit, maybe sa mga susunod na pagkakataon maglalaan tayo ng panahon dito kung may specific request. So for now, gagamitin ko lang muna itong sample project na ito para makapag-export ng AutoCAD file dahil i-recreate natin itong pagkukulay ng plano gamit ang Photoshop. Okay? So very quickly, tatanggalan ko muna ito ng kulay para lang medyo magmukha siyang AutoCAD drawing pag na-convert na natin sa DWG, no? So tatanggalan ko lang ng kulay yung walls, okay, para lang sa ganun eh magmukha siyang black and white talaga, no, as if parang din-drawing sa AutoCAD. Alright, so ayan, meron akong black and white, and then i-export ko na ito, okay, CAD format, DWG, next, and then pupunta lang ako sa desktop. Siguro mag-create na ako nito ng test folder, okay, test, okay, and then i-accept ko lang itong default file name dahil hindi naman mahalaga ito for this exercise. Okay, so tapos na ako sa Revit, okay, pwede ko na i-close ito dahil meron na akong AutoCAD file. So pupunta na ako sa AutoCAD para
i-open kunyari yung AutoCAD file na yun, ano. So by the way, 2030 na yung latest version na ngayon. So kung wala pa kayong mga updated version, punta lang kayo sa site ng Autodesk and i-download nyo lang yung 30-day trial at magkakaroon na kayo ng upgraded program. Okay, and then kung may pambili kayo ng license, bilhin nyo na lang yung license para meron kayong license program. Okay, anyway, i-open ko na yung ating test program as the test file, which is by the way, mukhang hindi yata na save yun na wala sa test. Wala nga, mukhang hindi nga na save kaya wala tayong magagawa hindi ulitin dahil palpak tong demon to. Sige, mabilisan lang, i-recreate ko ulit yung ginawa kanina dahil hindi na save. Pero kung and wala akong balak i-edit to kasi wala na akong time. At ito naman eh, kumbaga sa ano, ayan, babalik ulit ako doon sa basic kasi wala naman akong example na AutoCAD file na pwedeng gamitin, kaya no way kundi kailangan kong mag-produce. Okay, mahirap talaga pag nagre-record ka at the same time gumagawa ka. So I'm sure pag nandun ka na sa eksaktong kumbaga sa actual na gawain mo, eh tuloy-tuloy na yung paggawa. Okay, so anyway, ang pulutin mo lang dito is yung technique. Okay, so mag-export ako. Okay, DWG, ayan, dali lang naman eh, pupunta ako sa desktop, pupunta ako sa test, and ayan na yung aking file. I-click ko lang yung okay, siguro na-click ko yung cancel kaya hindi nag-export. Okay, so titignan ko ulit yung aking, ayan, ayan na yung folder, ayan, para masigurado lang na may file tayo. So ito na yung converted AutoCAD file, so i-close ko na yung aking Revit, hindi ko na kailangan yan. And then, ayan, nakita na siya. Kabukas ng aking AutoCAD, sinelect ko ng file, and i-open ko na siya. So, ayan yung ating file as if kinreate ulit natin to, kunyari, sa AutoCAD. Okay? So, medyo naiilang na ako dito sa mga ito, kaya medyo lilinisin ko lang. Alisin ko lang kasi para medyo concentrated tayo dito. Ngayon, by the way, itong 2013 na to, medyo nakakainis itong ano nilang to, no? Yung command prompt kasi nilipat na rito sa gitna, wala na doon, pero dockable naman ito eh, no? Anyway, hindi ito tutorial para sa AutoCAD, kaya pabayaan ko na yan dyan. Ang unang-unang mong gagawin kung magkukulay ka ng plano sa Photoshop is kailangan i-print mo ito as image. Okay, so para ma-print mo ito ng image, dapat meron kang raster printer. Okay, so although may built-in ang AutoCAD ng mga raster printer format, like for example pag pumunta ka sa print, okay, magpiprint ka as if magpiprint ka, meron niyang let's say ito, print to let's say yan, publish to web JPEG. Okay, pag kinlik mo yan, or publish to web png file, okay, ang PNG na yan, lahat yan magpuproduce ng image file. Okay, but ituturo ko sa iyo yung isang way na yun ang ginagamit ko kasi doon ako comfortable eh. Okay, so although marami kasing method and procedure kung paano mo gagawin yan, pero ito yung isang procedure na ginagamit ko na isi-share ko lang sa iyo, kaya kung gusto mo sundan mo na lang. Okay, so dapat meron kang TIFF version 6 na printer. Okay, kung bago lang yung AutoCAD, most probably hindi yan naka-install. Okay, so kailangan mo i-install yan, and the way mo ma-install yan is kakancel ko muna to, pupunta ka sa ribbon, okay, yung icon na yan, and then pupunta ka sa print, and then pupunta ka sa manage plotters,
And then, makikita mo yung add a platter wizard. Kailangan mag-add ng platter, basically. So, double-click mo lang yan. And, i-click mo lang itong next sa introduction page. And then, i-accept mo lang yan. My computer. Next. And then, under manufacturers, i-click mo, scroll down, all the way down. And, makikita mo itong raster file format. Okay? Click mo yan, raster file format. And then, sa model, hanapin mo yung TIFF. Yan. Dalawa yung TIFF na yan eh. Isang, ito piliin mo itong uncompressed. Version 6 uncompressed. So, click mo lang yung next. Tapos, next. Okay? Tapos, plot to file. Then, next. And then, lagyan mo ng pangalan kung gusto mong personalize yung platter name mo. Okay? And then, i-click mo lang yung next. And then, since the file exists na, kaya, ika-cancel ko to dahil na-add ko na ito eh. Okay? So, pag-click mo lang next, ma-add na yan. So, close mo na yan. Meron ka lang nung platter name na yon. So, ang gagawin mo lang, click mo lang yung plot. Pag ready na yung drawing mo, click mo lang yung plot. And then, under printer plot, hanapin mo lang yung platter mo, which is yung TIFF version 6. And then, ipaprompt ka nito ng papel. Okay? So, pag kinancel mo yan, mawawala yun. Ano? So, kailangan mong pumili talaga ng papel. Okay? So, in the meantime, pumili ka lang muna kahit anong papel dyan kasi hindi naman mahalaga kung anong papel dahil gagawa tayo ng sarili ating papel specific for yung coloring. Okay, so i-click ko lang to para ma-accept lang yung mag-close lang yung dialog box. And then since meron natin papel, pupunta tayo sa properties. Okay, and then click mo itong custom paper sizes. Okay, under user defined paper sizes. And, ayan, custom paper size. And then, mag-add ka. Okay? Add. So, ito, gagawa tayo ng papel from scratch. And then, i-click mo yung next. And then, under width and height, dapat maglagay ka ng malaking resolution. Kasi, ganito yan eh. Pag low resolution ang yung papel, okay, by the way, ang units nito is pixels, di ba? Kung sa AutoCAD, gumagamit tayo ng units na meter, or millimeter sa graphics gumagamit tayo ng pixels. Okay? Kasi yan ang unit of measurement ng kumbaga sana ng image. Okay? Especially pagka yung visual yung sa graphics. Okay? Although marami pang units pero pixel kasi ang nakagawian na, 'di ba? Kaya narinig mo yung unit ng yung sukat ng iyong monitor, di ba? O di ka yung sukat sa mga image. Like kung may camera ka, di ba? Yung sukat ng iyong litrato, yung mga images, pixels 'yan. Okay? So anyway, ang concept nito is pag mababa ang resolution, magpipixelate yung ano, yung may mga jagged lines, okay? So, nagpipixelate ang tawag nila dyan. Kaya kailangan mataas ang resolution. So, ako, nasanay na ako na gumamit ng papel na 4,000 by 4,000. Nasanay na ako dyan, square. But, never akong bumababa sa 4,000. Kung gusto ko rectangle, pwede ko itong gawing 8,000. Gusto ko. Basta, ang pinakamababang dimension ko dapat, whether it's width or the height, is dapat 4,000. Sa akin lang yon. Okay? So, kaya, i-click ko yung 4,000. But, pwede ka mag-experiment. Kung sa tingin mo, yung image mo, pagka zoom mo, sumasabog yung linya. Okay? Sumasabog yung linya. Hindi crisp. Halimbawa, mababa yung resolution ng papel mo. Kaya, dapat tataasan mo. So, ito, nasubukan ko na to, kahit i-print to ng A0 or A1, okay lang yung linya. Nababasa pa naman. Hindi naman siya talagang magaspang na magaspang. By the way, kasi nagmamatter itong pixel na ito. Kapag kayong plano mo na may kulay, ay may text. Kasi minsan yung text hindi na mabasa dahil sumasabog na yung linya dahil lalo na pagmalit yung text, diba? Kaya, malaking bagay pag high-res ang image mo or ang plano mo. Para kahit na i-print niya ng malaki, malinaw pa rin yung text. So, ganun lang yon.
So for now, accept mo na itong 4,000 by 4,000 para lang mag-proceed tayo. And then pwede mong pangalanan yan. For example, like paper, nasa iyo yan eh, 4,000 by 4,000 kunyari lang yan, nasa iyo yan, bahala ka na kung anong gusto mong pangalanan dyan. Importante yung matatandaan mo lang siya pagka pinili mo. Okay, so next, and then yan yung papel, yung file name ng printer, then i-next mo lang, since the file exists na nga, so ika-cancel ko na yan. Okay, dahil nagawa ko na kasi ito kanina, so hahanapin ko na lang yon. Okay, kung hindi man na wala, very quickly hahanap, kailangan ko lang ulit i-recreate. Okay, so inuulit ko lang dahil hindi in-accept. Okay, so lalagyan ko lang ng number dito para lang mag-accept yan, kasi nagko-conflict na siya eh. But kung susundan mo to, more or less hindi magko-conflict yan sa'yo dahil first time lang namin itong gagawin ko sa kasakali. Okay, so ayan, andyan na yung aking papel, ayan na yung aking 4,000 by 4,000 pixels. So yan lang ang mahalagang tandaan mo pagka nag-print ka for coloring. Okay, so kailangan ang printer mo ay dapat TIF, and ang paper size mo dapat pinakababa 4,000. Okay, mag-experiment ka rin ng 3,000 kung gusto mo, dahil pag masyado kasing high res naman at medyo mabagal ang computer mo, sabihin mahina ang computer mo, ang tagal-tagal niya kasi nga siyempre kumakain niya ng power ng iyong processor and yung memory, yung RAM. So dapat ibabalance mo lang, depende kung saan mo gagamitin. So itong 4,000 okay lang, kumbaga sa ano, kasarapan lang ito. Okay, so and then the usual, pag nagpiprint ka, kailangan mo mag-window. Okay, so ayan, and then pipreview mo kung gusto mo. Okay, and then since colored ito, i-exit ko muna kasi lalagyan ko muna siya ng flat style para lang sa ganun eh, black and white. Okay, and i-fit to paper, i-center to flat ko lang. Okay, and ayan, so kita mo. Okay, ayan na yung iyong image. So pag kinilik natin ng plot, magpa-plot yan, and then tatanungin tayo kung saan natin siya ilalagay. So ito na yung ating ano, dyan ko ilalagay yan sa test folder. So ito yung file name, i-accept ko lang, i-save ko lang. Ayan, nagka-saving na siya. So double check natin. So ito na ngayon yung ating image, yung TIF file. Okay, ng ano natin. Then since tapos na tayo sa AutoCAD, ang gagawin mo na lang is kailangan mo i-open yung Photoshop mo, syempre. Okay, so i-close ko muna itong AutoCAD para lang sa ganun eh, save ko na lang para medyo ano. Okay, so kinlose ko yung AutoCAD, binuksan ko yung Photoshop, and i-open natin yung file. Okay, so asan ba yung file, test, and ito na yung file. So ayan na yung file. Pansinin mo, pagka high resolution ng image mo, 4,000 yan, pagpunta ka sa image image size, makikita mo 4,000 pixels ang pinakamababang dimension niya, no? Kasi yan yung papel na sinet natin sa AutoCAD. So ay, kaya kahit na-zoom mo yan, malinaw pa rin yung mga text. Okay, so ayan, nasa 150% na tayo, malinaw pa rin yung text. So very quickly, i-rotate ko lang itong papel para medyo maganda yung pagkukulay natin. So i-rotate ko lang siya ng counterclockwise. So ayan na ang papel natin. So isa pang dapat tatandaan mo kapag magpe-prepare ka ng plano for coloring, dapat yung malinis na yung AutoCAD file mo, wala na yung mga dimension, yung basic kumbaga elements na lang na pwede mong well, depende sa iyo yan, ano, kung anong gusto mong mangyari. Case to case basis yan. Okay, kahit na lagyan mo ng dimension yan o ano, ang masasuggest ko lang, kailangan pulido yung AutoCAD file mo kapag pini-prepare mo na siya for coloring.
Example, let's say for example, dapat itong mga lines na yan, dapat naka-fill it na maayos yan, walang open lines, di ba? Para pag nag-select ka sa Photoshop, walang kumbaga sa ano, kumbaga sarado yung linya, masi-select mo lahat yung element ng gusto mo, okay? So, for example, let's say gagamit lang ako ng one tool. For example, itong wall na to, gustong kukulayan. Pag kinlik ko yan, okay, yan, nasi-select ko siya ng maayos dahil ito'y galing sa Revit. Kaya, sigurado ko na pag-convert ko sa AutoCAD, yung mga lines ay na-convert ng mabuti, na-serado ng mabuti, okay? So, although, ayan, na-block siya rito. Kung open to, magtutuloy-tuloy dyan yung selection ko. But kung open yan, lalabas yung selection, so hindi ko masi-select ng mabuti yung mga walls. Yun lang ang parang katandaan mo dyan. So, dapat pag may AutoCAD file ka, make sure maganda yung pagkakadrafting mo. Hindi yung sabog-sabog. Ano. Okay, so, ayan. Pag in-open mo yung file sa Photoshop, yung TIF, ayan ang basic ano niya, no? Layer niya. Nag-iisang layer pa yan, nakalock pa. Okay? So, wala nang problema yan kahit nakalock yan kasi ito ang magiging parang base drawing mo, no? Ito yung parang pinaka black and white image mo, no? Yung mga kulay na i-introduce mo rito, ilalagay natin siya sa ibang layers, okay? And let's say for example, itong living room na to, kukulayan natin ng ibang kulay. So, ang gagawin mo, mag-create ka ng bagong layer para sa kulay na yan. So, dito, sa makikita mo sa baba, okay, pangalawang button mula sa kanan, yung unang-unang button, trash can yun eh, pang-delete yun ng layer. Ito ng pangalawa ay pang-create ng layer. Pag kinlik mo yan, notice, mag-create ng layer 1, okay? And automatic, nakaselect na yan. So, yung layer 1 na yan, anything na gawin mo rito sa iyong screen, okay, or sa iyong canvas, is mapupunta sa layer na ito. Parang AutoCAD lang din, di ba? Drawing ka, tapos syempre dapat naka-layer. Kung ano yung active layer, dun siya madodrawing. So, dapat mindful ka rin kung saan mo ilalagay yung mga kulay mo. Parang sa AutoCAD lang din. Okay? Yung layering parang AutoCAD lang din. So, dito, para matandaan natin itong layer 1, i-rename mo. Double click mo lang yung word na layer. Okay? Malalaman mo na pag nakaselect kasi naka-highlight eh. Pag hindi nakaselect, well, ito yung nakaselect, ayan, walang highlight. Pag gusto mo yung layer 1, i-click mo lang to, masiselect yan. Pag dito ka nag-double click, okay, lalabas yung layer style dialog box. So, hindi yan ang gusto mong, hindi yan ang gusto mong mangyari kung gusto mong mag-rename lang ng layer. Kailangan itapat mo yung cursor mo dun sa word na layer 1 at saka mo i-double click para ma-rename. Then, pwede mo siyang pangalanan ng, like say for example, living. Para lang matandaan mo na yung color na yan ay para sa living. And then, pag selected na yan, pumili ka lang ng kulay na gusto mo. Let's say, for example, ang gusto mong kulay sa living room ay ito. So, i-click mo lang yan. Makikita mo rito, mapupunta yan. Makikita mo yung foreground color niya ay yung kung ano yung kulay na sinilik mo. Okay? Yan, dalawa lang naman yan eh. Foreground color at saka yung baba, yung ilalim niya is yung background color. Pag kinlik mo to, itong switch between foreground and background color, which is my keyboard shortcut siya na letter X sa keyboard mo. Pag click mo yan, mag-switch lang yan. Yung dating foreground, nasa ilalim na, naging background na siya. At yung dating background, magiging foreground na siya. So, kaya, depende yan kung saan mo gagamitin. No? So, ang ibig sabihin lang yan, gusto kong sabihin sa'yo is, kung ano yung foreground color, yun yung color na malalagay dito sa, na makikita mo sa screen, at malalagay dun sa active layer. So, yun lang yun. So, active na yung layer natin, nakaselect na, and then nakapili na tayo ng kulay. And then, sa pagkukulay ng plano, dito, marami kang way. Okay? Pwede mong gamitin ang selection tool. Okay? Pangalawa yan dito sa tool. Okay, click mo lang yan, and then mag-drag ka lang. And then, pag na-drag mo na, pwede mong i-click yung edit, fill, and then use foreground color. Okay, since ang foreground color mo ay itong pale yellow orange na to, kaya pag click mo okay, malalagay doon yung kulay sa selected portion, which is under active layer na yun nga, yung living. Okay, na ang kulay ay ito.
And then, kung gusto mo na i-deselect yan, yung selection mo, pupunta ka lang sa select, and then deselect. Okay? So, matrabaho yung, para sa akin, matrabaho yung pupunta ka pa sa menu, edit, fill, para mag-fill lang ng kulay, tapos, select, tapos deselect, para mag-deselect ka lang, di ba? Kasi ako, keyboard shortcut ako, so, may keyboard shortcut naman yan, pag gusto mong i-deselect, yun, control D, deselect. Okay? So, ando natin. Ayan, nakaselect. Pag press ko yung control D, madideselect. Katumbas din yan. Ganun din dun sa edit, fill. May equivalent din yan na keyboard shortcut, which is shift F5. So, try natin. Mag-select ulit ako. Magdadagdag ako ng kulay. Okay? So, kiklik akong ganyan. And then, instead na pupunta ako sa edit, fill, ang gagawin ko na lang ay pipress ko yung control then F5. Okay? Control F5. Oops. Sorry. Okay? Control F5. Ba't ayaw? Shift F5 pala. Shift F5. So, lalabas yan. Okay? So, foreground color. So, i-click mo na yun. Okay? Okay? Yan ang pangalawa. Okay? Ang, pero hindi lang ginagamit ko. Okay? Tituturo ko lang sa'yo yung mga ibang way pa, kasi marami talagang way. Ang ginagamit ko para mapadali yung trabaho ko is, teka, i-deselect ko lang to using control D. Ang ginagamit ko is, pag nag-select na akong ganyan, okay, let's say may selection ako, para mabilis, pipress ko lang yung alt backspace. Diba? Mabilis yun. Alt backspace. Alt key, ipipress mo lang yung alt key, then ipipress mo yung backspace ng keyboard mo. Yun ang parang shift F5 din nakatumbas ng pag-fill using the foreground color. Okay, so control D para ma-deselect. And then papansin mo yung kulay mo natatakpan yung ano no, yung drawing sa likod. Okay, that's because yung background natin ay nasa ilalim at yung living layer natin, which is yung kulay natin ito, ay nasa ibabaw. Yung layer kasi parang stack of paper yan eh. Kung ano yung nasa ilalim, hindi mo siya makikita. Okay? Kasi natatakpan siya ng ibabaw eh. Ngayon, kung gusto mong makita yung nasa ilalim nito, kailangan convert mo yung layer na ito from normal. Okay? Yan ang default, normal. Lahat na i-create mong layer, normal yan ang status niyan. Ang tawag niya dyan is blending mode. Ang blending mode, ang default blending mode ng isa ng layer ay nasa normal. So, kailangan mo yung ilagay sa, i-click mo lang to ha, para mag-open yung drop-down. Kailangan mo siya ilagay sa multiply. Okay? Para lang sa ganon, nakikita mo yung nasa ilalim niyang layer. Yun lang yun. Okay? So, now that may nasa naka-multiply ka na, nakikita mo na ilalim. So, kahit i-move mo yan, okay? Yan, ito yung pag-move. Yan, click mo lang yun, move. Tapos, kung ano yung active layer, yun ang mag-move, no? So, kahit i-move mo yan, makikita mo. Nakikita mo pa ilalim kasi naka-multiply. Pagka binalik mo yan sa normal, naka-opaque yan. Okay? So, pag gusto mong gawin transparent, either i-multiply mo or pumili ka ng mga ibang blending modes na gusto mo. Of course, may mga gamit yan. Napakalaki ng gamit yan. But for now, dahil medyo press tayo ng oras, kailangan ko munang bilisan itong aking tutorial para lang ma-demo sa'yo. So, for na ilagay mo lang muna sa multiply kasi yan naman ang ginagamit ko. So, ayan. So, ang gagawin mo lang is mag-zoom ka na lang, okay? Zoom ko to using my, yung middle mouse button ko, yung roller. Or, kung gusto mo naman itong zoom dito, no? By the way, hindi naman ito tutorial kung paano gamitin ng Photoshop. So, I assume na medyo may alam ko na sa Photoshop. Kung, ang question mo lang ay paano magkulay sa Photoshop. So, but kung kailangan mo ng kumbaga sa ano training sa Photoshop, eh magsabi ko lang at kung may time ako baka makapagturo ako ng basic to advanced course kung gugustuhin. Anyway, tapusin ko lang tong basic coloring ng plano. So ayan. So, kung gusto mong kunyari precise, i-click mo ulit yung selection tool. Ayan. Click mo ulit ganun. Tapos, alt, backspace ka ulit hanggang sa mag-ano. Ngayon, pwede mo na gamitin yung brush. Okay? Ayan, brush. Click mo itong brush tool. And then, yung brush kasi may mga properties yan. Yeah, example, kung gusto mo lang
hard brush or soft brush, di ba? So pag click mo to, merong hard brush, yun yung sharp yung dulo. Meron din namang soft brush. For now, naka soft brush tayo, yan, naka-select yung soft brush natin. Ibig sabihin, pag nag-brush tayo, makikita mo, yan o, parang medyo ini-smudge, no? Okay, that's because ang flow ko is 126 lang, naka coming yan from my default yung file project. But siguro ang nasa yon nakalagay sa is 100, so walang problema. So yan ang default niyan, 100 ang flow and 100 ang opacity. But kahit na pagka nagbrush ka, makikita mo pa rin soft yung brush, di ba? Pag hard brush, okay, click mo yung hardest all the way to 100%. Pag hard brush, makikita mo sharp yung dulo, no? So kailan naka hard brush ka, tapos kailangan mong ingatan yung dulo, syempre, tapos zoom ka, tapos pag gusto mong palitin yung brush mo, pupunta ka ulit doon, palitin mo yung size, okay? So meron na namang keyboard shortcut yan kung ayaw mong magkiklik ng menu, no? Kagaya ko, tamad ako magkiklik ng menu kasi parang natatagalan ako. So ang keyboard shortcut niyan, pag gusto mong paliitin o palakihin yung brush, i-click mo yung bracket, no? Yun yung kung nakikita mo yung letter P sa keyboard mo, yung susunod na yon yung bracket. Yung bracket. Okay? At yung dalawang bracket na yan sa ibabaw lang nung quotation at saka enter. So, pag pinress mo, habang naka-brush tool ka at kinlik mo yung left bracket key, liliit yung brush. Pag pinress mo naman yung right bracket key, lalaki yung brush. So, ganun lang yan. So, habang depende sa sitwasyon, baka gaya nito, malaki pa siya. So, pwede ka pang i-brush yan. Pag medyo nasa kanto na ako, click ko lang yung left bracket key. So, palilitin ko na yung brush. So, ganun lang yan. Hanggang sa palitin ko pa yung brush. Tapos, kung kinakailang zoom ko, mag-zoom ako para lang ma-pinpoint ko yung area na gusto kong kulayan, gagawin ko, tapos palilitin ko yung brush. So, ganun lang. Nakahanda yung kanang, yung kaliwang kamay mo sa left and right bracket key para palitin, palakihin ng brush. And, naka yung kanan mo naman habang nagbabrush, nag-scroll din ng wheel para mag-zoom in at zoom out. So, yung mga yan, zoom in, zoom out, okay? And then, left bracket key, right bracket key, and then brush, brush. Yung mga yan, yan yung magtutulong-tulong para makapagkulay ka. Okay? Ngayon, may isa akong trick na ituturo sa'yo. Let's say, for example, gusto mong i-brush yung kanto na yan, no? Kaya lang, syempre, pasmado kamay mo. Kagaya ko, pasmado kamay ko. Oop, medyo sumasablay tayo, no? Okay, may trick dyan. Say, kung gusto mong isang hatawan lang yan, okay? So, i-click mo lang dito, okay? Tapos, i-hold mo yung shift key ng keyboard mo, and then pumunta ka dun sa dulo, and then i-click mo, automatic, na-brush siya ng isang stroke. As if, parang gumuhit ka ng linya na may, kumbaga sa ano, naka T-square ka, di ba? So, ayan. So, ang shift kasi, nagko-constrain yan ng axis. So, very briefly lang, pag nag-click ka rito at saka nag-click ka doon, 2 point yan. Pero pag nag-click ka dito at saka pinress mo yung shift mo at nag-click ka doon, makaka-create ka ng line. So, ganun lang yan. So, ayan. So, di-delete ko lang kasi hindi naman yan ang ako. So, ayan yon. Ang ginagawa ko, naka-brush ako. By the way, yung brush letter B yan, ano? Yan, pagka-click mo yan, letter B yan sa keyboard pagka gusto mo i-activate yung brush. So B, so i-click ko rito, tapos shift, hold down shift, tapos i-click ko doon, nakaka-create ako. Tapos habang nasa brush tool ako, pipress ko yung space bar para maging temporary kamay, makaka-move ako. So okay, so habang naka-brush tool pa rin ako niyan, pero dahil naka-press yung space bar ko, nagiging temporary kamay yung aking cursor, kaya nakakapag-pan around ako. And then, pagka nandun ako sa area na gusto kong i-brush, i-let go ko lang yung spacebar, babalik na yan sa brush tool. Tapos, balik na ulit ako sa click, shift, click. Tapos, click, shift, click. Tapos, click, shift, click. Tapos, spacebar para mag-temporarily. Tapos, panning ka. Tapos, balik ka sa brush. Tapos, right bracket para mag-ano, di ba? So, ganon. Or, kung mga ganyan naman na mas simple case lang, edi let's say for example dito, di click mo yung selection tool, click kang ganun, brush kang ganyan, tapos alt backspace, so, di tapos unboxing. Di ba? So maraming way, ganyan ang pagkukulay, di ba? Ngayon, bago ako mag tapos, total, nakuha mo yung concept ng pagkukulay, so
ang gagawin mo na lang dyan, kung gusto mong kulayan kunyari yung bedroom, magkikreate ka na ulit ng bagong layer, tapos papangalanan mo ulit siya ng bed. Kunyari, depende sa'yo, anong gusto mo. And then, nasa bagong layer ka, mag-press ka na naman ulit ng ibang kulay. For example, let's say green. And then, i-press mo lang itong ganyan. Okay? And then, alt, backspace. So, ayan, nakulayan pero opaque. Tapos, yung normal, gawin mo lang siyang multiply. Okay? So, ayan, meron ka ng bedroom. Ngayon, what if, for example, nasumobra yung pagkulay mo, let's say, ayan, nakulayan mo yung wall. Okay? Tapos, nakulayan mo rin yung portion ng living. Tapos, pumunta ka sa living room, nakulayan mong ganon, tapos sumobra, tapos, by the way, magsiswitch lang ako from foreground to background, okay, para mapalitan ko yung white ng ito, itong kulay na to. Kung wala na yung kulay na yan, let's say itong kulay ng living room, wala na dun sa foreground color mo, i-click mo lang itong eyedropper tool, ito, and then i-click mo lang yan, and then mapupunta na ulit, babalik ulit yan dun sa yung foreground color. So ngayon na ang foreground color natin ay kulay ng living room, tapos naka-highlight yung ating living room layer. And then nag-alt backspace ako ngayon, and then control D para ma-deselect. Okay? Let's say nagkapatong-patong na yung kulay mo. Gusto mong yung kulay ng living room hanggang dun lang, tapos yung kulay naman ng bedroom hanggang dyan lang. Okay? So, syempre, buburahin mo, di ba? Buburahin mo yan. So, ang gagawin mo is, iingatan naman na naman uli, tapos, habang nandun ka sa layer ng living room, i-click mo lang yung delete key mo. Tapos control D, ayan, ingatan mo na. Tapos ito namang babalik ulit dun sa layer ng yung bedroom. Tapos naka-select, isi-select mo ulit yung area na gusto mong tanggalin. Tapos di-delete mo na naman. Tapos ayan, naingatan mo na siya. Okay? So, and then, kunyari, let's say for example, yung kulay ng wall. Okay? So, gusto mong kulayan yung wall. So, magkikreate ka na ulit ng bagong layer. So, itong layer na yan ay wall, kunyari. So, wall. And then, magpipick ka ng gray color, kunyari. Okay? So, pansinin mo yung ating foreground color. Dating color yan ng living room. Pag kinlik mo itong dark gray, magiging dark gray na yung foreground color. Which is okay lang kasi yun naman ang gusto mong kulay ng wall mo. And since active na yung wall mo, ang pinakamadali dyan paraan is click mo tong wand tool. Okay? Kung hindi mo nakikita yan, click mo lang yan, yung arrow na yan. Okay? And then, select mo lang yung wand tool para makreate mo yung magic wand tool. And then, i-click mo lang itong layer na yan para ma-select. Kaya lang, kahit anong select mo, hindi mo nasi-select yan. Actually, nasi-select mo yan, pero malaki lang yung selection mo kasi wala ka sa right layer. Okay? Nasa layer ka ng wall, yung sineselect mo is yung drawing mismo. Di ba? Ang drawing natin, nandun sa background nakalagay, wala naman dun sa layer wall. So, ang gagawin mo, pag nangyari sa'yo yan, i-zoom out mo lang hanggang sa makita mo. And then, i-control D mo uli para ma-deselect. Remember, yung control D is deselect, di ba? Okay? And then, zoom in ka naman uli. Pupunta ka lang dun sa background layer mo kung saan nandun yung outline. And then, naka-activate na yung magic wand tool mo. Pag kinlik mo yan, masiselect mo na yung wall. Okay? So, ayan. Baka ang default mo is nakaganito. Ayan, naka-magic wand ka, tapos nakananda dyan, nakalagay. Tapos na may sinilik ka na, tapos gusto mong idagdag to. Pag kinlik mo to, nawala yun. Tapos, nagkaroon dito. Eh, gusto mo, wag mawala yun kasi gusto mo nga masilik lahat, diba? So, ang gagawin mo lang, ikiklik mo lang to. Ibig sabihin yan, add to selection ang tawag yan. Okay, so pag naka-add to selection, lahat ng bago mong isi-select, madadagdag sa dati mo lang selection. So, ikiklik mo lang to, ayan, nadagdag na doon, okay? And then, isi-select mo lang to, nadagdag doon, okay? So, dahil meron na tayong gray color sa ating foreground, at naka-select na yung ating wall, okay? Remember, ang naka-select ay yung background para lang magic wand mo yung wall. Pero pag kukulayan mo na, ilalagay mo na yung kulay sa proper layer niya, which is yung wall layer na kinrate natin. So, alt, backspace, may wall ka na. Okay? And then, deselect.
And again, naka normal yan. Okay, kung gusto mong medyo makita yung mga detail, click mo lang sa multiply. So wala masyadong pagbabago, pero pagka nagkagiging komplikado na yung image, may subtle effect yan eh. Okay, so kung gusto mong dagdagan, let's say for example ito, gusto mong gawing wall at wala ka sa wall layer, okay, make sure pag magsiselect ka kung ano yung layer kung saan yung art mo, yun ang siselect mo, which is ito, background, tapos magic wand, i-click mo, okay, ayan, and then pupunta ka sa wall layer kasi ayun ang layer ng iyong wall color, and then ang kulay mo ay yung kulay ng wall mo, and then alt backspace, control D para ma-deselect, okay, spacebar para mag-pan around, gusto mong mag-pan habang naka-zoom ka, pan, okay, so ayan na ang iyong kulay. So now na may wall layer na tayo, for example ito, lagyan ko lang ito ng kulay back sa background, magic wand, kiklik ko to, and then pansinin mo, dahil nasa background layer ako kung saan nandun yung art ko, pag click ko ng magic wand, kahit may kulay na yan na select niya, okay, that's because wala naman talagang pakialam yung kulay green na yan dun sa line art, dahil magkaibang layer yan eh, di ba? Yung layer kung saan nandun yung selection natin ay nasa background, and yung layer ng bedroom ay yung kulay green na kulay ng bedroom ay nasa layer bed, kaya technically speaking magkaibang mundo yan, kaya kahit may kulay na yan, i-control din natin pag kinlik natin, baka isipin mo hanggang dun lang yung selection natin kasi may kulay na to, hindi, pag kinlik mo yan masiselect niya yung kung ano man yung nakikita ng magic wand na yon, dahil yun ang kanyang parang kumbaga sa layer, di ba? Ngayon, dahil nakaselect na yung background natin, punta tayo sa wall layer, and then yung ating foreground color ay gray pa rin, alt backspace para ma-fill ng color yung ating wall, and then control D para ma-deselect. Ngayon, ito siya sabi ko sa iyo, kapag ka may kulay ka na, may dalawang kulay ka magkapatong, syempre nagkakaroon ng kumbaga interpolation, so may mga dumidilim na bagay, no? Ngayon, hindi yan ang gusto mo. Gusto mo, maliwanag pa rin yung gray dyan, kahit may kulay ka ng green. So, dahil sa may kulay na yung... Ang isang way dyan is, syempre, gagamitin mo yung selection mo, tapos isi-select mo yan, tapos pupunta ka sa bed layer, tapos delete, di ba? So, isang way yan. Pwede yan, ba't hindi? Pero kung ginagawa ko, i-control Z ko lang para medyo... control para bumalik, ano, ang ginagawa ko para madali, gusto kong burahin yung color green na nakapatong sa wall layer ko, so ang gagawin ko habang active ang aking bed layer kung saan nandun yung kulay green, kasi yun ang buburahin ko yun eh, so kailan active yun, ikaw control click ko yung wall layer, hindi dun sa empty area ng wall layer, hindi rin dun sa text layer mismo ng wall, kundi dito sa layer thumbnail. Pagka pinress ko yung control ay control, and then kinlik ko yan, okay, masiselect yung buong wall layer, okay, yung buong wall layer masiselect. And since nasa active layer ako ng bed kung saan gusto kong burahin yon, isang press ko lang ng delete key, tanggal lahat ang mga kulay na gusto kong tanggalin. And then, i-control D ko lang. Ayan na. So, kaya ang ginagawa ko, kaya yung sinasabi, di ba, mabilis daw ako magkulay. Kasi, unang-una, ginagawa ko, let's say, yan, living room. Pupunta ko sa living room, click ko yung letter I para sa eyedropper tool, tapos switch ako. Tapos selection tool, magki-click lang ako ng ganyan, control D, magki-click lang ako ng ganyan. Palalagpasin ko 'yan dun sa wall. Hayaan ko lumagpas sa wall 'yan. Okay, tapos alt backspace. So, oops. Tapos ayan, control D. So, ayan, may kulay na ako. And then kung ito gusto kong kulayan kunyari, palalagpasin ko dun sa wall, for example. Control D 'yan. Hayaan mo lumagpas sa kulay 'yan. Kasi alam ko naman na mamaya matitrim ko naman yan eh. Kaya, so, kagaya niyan, gusto kong itrim yan.
So, nasa layer ako ng living room. Okay? Iko-control, click ko lang yung wall, masisilig yung wall. And habang nasa active living room layer ako, i-click ko lang yung delete key. Malinis na yung aking mga wall. Makikita kong malinis na yan kasi pagka in-off ko yung layer ng wall, which is ito, makikita mo malinis. Okay? Malinis yung ano. Yung dating lagpas-lagpas malilinis. So, yan isang trick na pag na-master mo, makakatulong sa'yo para bumilis kang mag kulay. Diba? So, ayan, kagaya nito. Kahit palagpasin ko yung sa wall dyan, okay? For example, ayan, tapos naka-add to selection ako. Tapos, i-click ko to para lagpasin ko ganyan. Hindi ko iingatan. Okay? So, ayan. Lagay ko lang to. Control D. Ayan. Bibilis kaya, alam mo, syempre, nag-AutoCAD ka. Siyempre, sa AutoCAD, pagka magaling ka sa keyboard, di ba? Parang kumbaga kahit nakapikit ka na, ang bilis-bilis mong mag-drafting. Ganon din dito sa Photoshop. Pag alam mo yung mga keyboard shortcut, alam mo yung principle na nangyayari between layers, ganon din, bibilis ka rin. Okay? Wala namang program na hindi, ano eh, hindi ka bibilis kung kakabisaduhin mo lang yung mga basic. Di ba? So, for example, ayan. Okay, so, lagpas na naman ako rito. Gusto kong burahin yan. So, nasa living ako, control click ko lang yung wall, delete. So, automatic, control D, mawawala na yan. Ngayon, gusto kong kulayan tong wall na to. Eh, may kulay na ng living room. Pero gusto kong kulayan ng gray itong wall. So, pupunta lang ako sa background layer kung saan nandun yung aking line drawing. Click ko lang yung magic wand. And, i-click ko lang to. At dahil maganda yung aking AutoCAD lines, walang open lines, malinis. So, nasilip ko ng maayos, di ba? And then, na-select na, babalik lang ako sa wall layer. And bago ako mag-alt backspace para i-fill to ng foreground color, titingnan ko muna yung color ko kung yung aking kulay, kung ano ba yung kulay ng aking foreground color. So, dahil wala akong kulay gray, kailangan ko na naman i-press yung letter I para sa eyedropper tool, which is ito. And i-click ko na naman yung sample na yun para maging gray. And then, habang active yung aking wall at gray na yung aking foreground color, tapos naka-select pa ako, alt backspace na lang, control D para ma-deselect. Na-select na yung wall ko. And then same thing again, lagpas-lagpas, pupunta ulit ako sa living room kasi yun ang gusto kong burahin. I-control click ko lang ulit yung wall tapos delete ko lang. Okay? So na-delete na tapos control D. Paulit-ulit lang, 'di ba? Napansin mo paulit-ulit lang. So actually yan lang talaga ang proseso ng pagkukulay, ano. Ganun lang, mabibilang mo lang sa kamay yung mga tools na ginagamit natin. Tapos kulay ka na lang ng kulay, dagdag ka lang ng dagdag ng layer depende sa mga gusto mong kulay na rooms. And makakapagkulay ka na ng plano. Ganun lang. Tapos pag ready ka na, okay? File, save as. Dahil TIFF yung ating original drawing, unang-una, mag-save ka muna ng version mo. Photoshop, PSD. Dapat may PSD file ka. So, click mo lang OK. So, pag tinignan mo sa test folder mo, may PSD ka. Kasi yung PSD, yan ang babalik ka mo later on pag may revision. Okay? So, yan ang pinaka-master file mo. And then, pag gusto mong mag-save ng JPEG, talagang i-for printing na, file, save as, syempre, i-click mo lang yung JPEG. Okay? Asa na yun? Ito, JPEG. So, ayan. Tapos, save lang. So, click mo yung OK. And, pag tinignan ulit natin dito, so, meron kang JPEG version. Ito, yung JPEG mo. Pag dinouble click mo yan, ayan. Ayan na yung iyong JPEG file. Yung colored plans na pwede mo lang i-email o i-print. Diba? At yan ay high res. So, ibig sabihin, kahit na i-zoom in mo yan, hindi jagged lines. Okay? So, malinaw pa rin. Dahil yan ay, kumbaga sana, may tuturing na high resolution image na 4,000, kumbaga sana, kasarapan na yan. Okay? Ano ba, bago ako mag-wakas dahil meron pa akong mga 10 minutes para sa saktong isang oras. Mas 49 minutes pa ako. Sasaktuin ko na ito isang oras. Let's say, for example, itong kulay mo masyado matapang. Gusto mo medyo light lang, pale. Ano? So, ang gagawin mo lang is
pupunta ka dun sa layer kung saan yung kulay na yan. By the way, kung hindi mo alam yan layer na yan, pupunta ka lang sa move tool and then let's say for example itong green, ano ba to, right click and then bed pala yan, so magha-highlight yung bed, ayun bed. And then kunyari gusto mong palitan ng kulay, so ang gagawin mo lang, pipili ka lang ng kulay na gusto mo. Let's say for example, kiklik mo itong foreground color, pumili ka ng kulay na gusto mo. Okay, anong gusto mong kulay? Let's say for example, medyo subtle lang ang ano mo. Okay, ayan. And then i-click mo okay. So ang foreground color mo na ay yung medyo napaka-pale green, ano? And then dahil sa naka-active yung bed layer mo, control click mo lang uli. And then masi-select yung buong layer and then gagawin mo lang alt backspace. Okay, control D. Magiging ano na yan. Yung ibang ginagawa ganito, let's say ito masyadong madilim, masyadong matingkad yung kulay ng living room. So pupunta siya sa, kung alam niya yung layer, pupunta lang agad siya doon. Kung hindi niya alam, let's say andyan wall, tapos hindi niya alam kung anong layer to, right click living room, pupunta ka sa proper layer. So ang ginagawa, imbis na palitan yung foreground color, para mabilis na lang, dito double click lang itong empty layer para lumabas yung layer dialog, layer style dialog box. And then under color overlay, ino-overlay lang yung kulay. Okay? Pag chinek mo yung color overlay, kung ano yung kulay mo ng layer mo, mapapalitan niya ng red, which is yung default color ng color overlay. Remember, pag kinlik mo yung word na color overlay, doon mo makikita yung kulay, kung anong kulay man yan. Yun ang mag-replace. So, ang gagawin lang mo lang, kung gusto mo palitan ng kulay, i-click mo lang to. Okay, lalabas yung color picker and then palitan mo lang ng gusto mong kulay. Let's say so pale light, napaka light na ano kulay, di ba, ng earth colors kunyari gusto mo. So click mo na yung okay, papalitan lang yung kulay and then again opaque yan dahil naka normal yung blend mode. So pag ginawa mo yung multiply, babalik yan doon. Okay, and because yung opacity is 100, kailangan mong i-reduce yung opacity hanggang sa ano mong gusto mo. So mo i-off mo yung totaling opacity niya, di ba? Okay? Gusto mo i-light pa. So, yung iba ganyan ginagawa, okay? Depende, kasi marami kasing way eh. So, kung saan ka lang masaya, sabi nga nila. Okay? So, importante dyan, okay? Kakancel ko lang to. Andali. Ayun. Cancel ko na. Importante lang dyan is, kahit anong method ang gamit, ang gawin mo, importante, mabilis ka, at pulido ang trabaho. Diba? Ganun lang naman yun eh. Eh, ngayon, kung may system yung kumpanyang papasukan mo, di ituturo naman nila yung system sa'yo, di ayos. Kung ano, ngayon, kung tingin mo yung system nila, mas madali yung system mo, di nasa yun na yun, kung anong gagawin mo. Diba? So, yun lang. By the way, pag gusto mo mag-create ng text, click mo lang itong T icon. Okay? Ayan, may keyboard shortcut din yan, which is yung letter T. And then kung ano yung background mo, which is ito black, yan ang kulay. Pag click mo yan, let's say for example of floor plan, liit kasi 30 points eh. Pag click ko yung move tool, ayan yung kulay, ayan yung aking text, maliit. Pag click ko ulit yung letter T, ma-activate yan and then pwede ka mag-adjust, 72 lalaki. Kung gusto mo naman 72 lang ang pinakamalaki dito sa drop down eh. Ngayon kung gusto pang malaki, gawin mo 100. So lalaki, gusto mo 200. So yan, 150, 160. Oops. 160. Okay? So move, tapos move mo lang. Pag nag-click ka ng text, gumawa ka ng text, automatic meron yang text layer. Okay? So ayan lang, yun yung floor plan mo. Ngayon kung gusto mo palitan yung font, okay, habang naka-select yung text layer, i-click mo lang, i-activate mo lang ulit yung text tool and then palitan mo yung text kung anong gusto mo. Nyari, gills, diba? Pili ka na lang, okay, gusto mo, anong gusto mo. And, pinipress ko yung up and down arrow habang naka-select yun. Kaya nag-i-scroll yan. Okay, so, ano ba? Ano ba maganda? Kahit ano, hindi may importante yan eh. Oops, pangit. Tumagal pa yan, no? Okay, so, ayan. Ngayon, kung gusto mong i-duplicate yung layer, either gumawa ka na naman ulit ng bagong text layer, tapos palitan mo, or, habang nakaselect yung iyong text layer,
hawakan mo yung Alt key, mapapansin mo yung cursor mo from Move tool, which is yun yung active tool, pag pinress mo yung Alt key, magiging double arrow, no? Isang black and white. Ibig sabihin yan, pag nag-drag ka, makuklone yan. Sabihin, magkakaroon ng duplicate. Okay? So, as long as yung arrow mo, double-headed arrow, at dinrag mo pababa, okay? Ayan. And then, nirelease mo yung Alt key, meron ka ng duplicate, yung copy. Papansin mo, meron na naman bagong layer na kagay copy. And then, since yung copy mo, yun ang active layer, i-activate mo lang yung text tool mo. Ayan, pinrest ko yung letter T ko sa keyboard para hindi na ako pupunta sa tool. Palitan mo na lang ng gusto mong text. Kanyari, tapos i-click mo lang dyan habang naka-activate yung tool para ma-edit mo yung text. Okay? And then, Control A. Habang nasa loob ka ng text, Control A. Yun lang yung buong text layer na yun ang ma-select pag kinag-Control A ka. And then, pwede mo nang lagyan ng kahit anong gusto mo. Okay? Kung anong gusto mo yan, kunyari, okay, not to scale, kunyari, post click mo yung move tool para ma-deselect, tapos habang active yung iyong scale, yung layer na scale, pwede mo yung i-position kahit saan mo gusto, okay? Ngayon, kung gusto mong precise, i-click mo yung up and down arrow ng keyboard mo para manage siya up and down or manage siya left and right, okay? So, yan lang ano dyan. Ngayon, kung meron ka ng text na ginawa sa AutoCAD, kunyari meron ka ng drawing title, di ayos, hindi mo nagagawin, kagaya nito, bedroom. But kung, let's say for example, gusto mong i-recreate yung text sa Photoshop, ang i-print mo lang syempre yung drawing, wala yung, i-off mo yung mga text layer, tapos maglalagay ka na lang sa Photoshop ng text, which is, ito nga, paggawa ng text. So, ayan lang ang masabi ko sa basic, napaka basic na demo kung paano magkulay ng plano. Okay? And again, kung gusto mo ng proper tutorial or from basic to intermediate to advanced, pag may time ako, mag-offer ako free video. Mag-request lang kayo. Yun lang.